fact that you're it kasi walang effect. Nakikita lang nila paminsan-minsan dumadating yung embassy car, yung mga secure, nasusunduin ako. So, but that was it. Political science, philosophy at economics ang kursong kinuha ni Bongo sa Oxford University ng magkolehiyo. Kumuha rin siya ng Master's in Business Administration sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania sa Amerika. Anong tsura ng gimmick yun? May mga bodyguards na yun? Oo. Dami, hirap. Ang hirap, sige mo, maliligaw ka, nakapaligid sa'yo yung security. May malaking baril, may radyo dito sa likod, no? Nag-over. Siyempre, nakakuhin ba yung date mo, nakukonsyos, di ba? Mahirap talaga. Bilang anak ng presidente ng Pilipinas, naging laman siya ng chismis kahit na nasa ibang bansa. Napabalitang namatay di umano si Bongo matapos masangkot sa isang gulo sa Inglaterra. Magandang kwento eh. It's a nice urban legend. Yun na nga, di panayang explain ko, hindi totoo yan kasi ganyan gano'n. Na ngayon sinasabi nila, may DNA na. Hindi ka magpa-DNA test para masabi mo talagang tiyak na ikaw yung original. Iniisip ko, hindi, maganda rin yung may urban legend ka yan, di ba? Kaya ma-DNA na, di, tapos na, di, wala na yung kwento yun. Okay, yun yung kwento, urban legend. May pagka-mystery ng konto na, I might be the real one, I might be the fake one. Bahala kayo, di ba? Bagamat sinisisi pa rin hanggang ngayon ang mga Marcos sa marahil pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa, wala rin gustong baguhin ang senador sa kanyang naging kapalaran. Walang idinulot sa akin sa ang pagka-Marcos ko kung hindi swerte, pagmamahal, pagsuporta. Yun, lahat yun eh, naramdaman ko as part of being a Marcos. Sa dugo ng araw ni Ferdinand Bongbong Marcos ang politika. Ilang henerasyon ng mga kamag-anak niya sa magkabilang panig ng pamilya, mga politiko. Kaya naman kabisado na raw ni Bongbong ang mga pasikot-sikot sa mundong ito. Diskarte, natutunan daw niya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Samahan namin si Senator Bongbong Marcos sa kanyang unang pagbisita sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Mainit na tinanggap ng mga taga-Lubang ang senador. Sanay na raw si Senator Marcos sa mga ganitong okasyon. Politika na raw kasi ang kinikilata niya mula pa noong bata pa siya. Presista at gobernador si Marcos at alam niya kung gaano kahalaga na pagbigyan ang mga botante sa kanilang mga kahilingan. Nang pakarating sa bagong gate na kanyang ipinagkaloob para sa mga estudyante doon, sinimula na ang pagbasbas. Nagbigay din naman notebook at lapis ang senador. Sa ikalawang paaralang bisita ni Bongbong sa Lupa, napakitang hilas ang mga estudyante sa senador. Matapos ang demonstration, dumiretso na ang senador sa Lubang National High School, Tilik, upang pasinayaan ang multipurpose building na ipinatayo niya dito. Hinihingi ako ng mga school room, mga school supplies, mga ganyang klaseng bagay. Tinitiyak ko na kahit papaano makahanap ng paraan na makatulong. Dahil ito para sa akin, lagi kong tapat na paniwala na ang edukasyon ay ang pinakamahalaga. Kaya ito dapat patibayin ang educational system natin.
2 milyon ang inilaan na pondo ni Senator Bongbong Marcos para sa dalawang proyektong ito. Minsan may pinupuntahan ako pag napupuntahan namin yung project, parang kulang doon sa perang binigay namin, pero dito, kompletong-kompleto. Ang bawat senador ay mayroong 200 million pesos na pondo para sa kanilang mga proyekto. Noong nakaraang taon, umabot sa 100 milyong piso ang pondong nagamit ni Senator Bongbong mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Mahigit 50 milyong piso ay inilaan niya sa infrastruktura sa iba't ibang lalawigan. Pero halos kalahati ng pondo sa infrastruktura ay napunta sa baluarte ng mga Marcos, ang Ilocos Norte. Samantala, Mayo ng kasalukuyang taon, tinatayang mahigit 15 milyong piso na ang kanyang nagamit sa pondo. Lahat ng ito ay inilaan sa mga proyektong pang-imprastruktura. Mula kabataan niya, nasa sentro na siya ng atensyon ng publiko. Nakababag kami sa politika mula bata pa kami. So alam ko kung ano ang trabaho ng governor, alam ko yung trabaho ng vice governor. So it wasn't that hard. Isipin mo, governor ka ng Ilocos Norte, ang presidente galing sa Ilocos Norte, presidente tatay mo, eh pag may problema, madaling tumakbo, hindi madad. May problema tayo dito sa ganito. Hindi naman sa madali, pero hindi kasing hirap dun sa mga dun sa iba, kasi naman hindi naman lahat ng hihingi mo bibigay. Taong 1986, napatalsik sa pwesto ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Been a single dictator in history that has lived for. Hindi lamang sila nawala sa politika, kundi napatapon pa sa ibang bansa. Nang mamatay ang kanyang ama noong 1989, nagsibalikan sa Pilipinas ang pamilya Marcos. Noong panahon na yun, ang issue kami mismo, hindi namin may sasagot yung issue na gano'n kung wala kundi sa larangan politika. So you have a way to be able to answer all these critics, to be able to come after 86. Isipin mo yung, maalala mo, ang init ng panahon na yun. Kung magbatuhan ng mura yung pagbatuhan kami ng mura ng mga kalaban namin, eh gano'n na lang. So kailangan mo masagot, kailangan magpatibay ka. Eh, iniisip na, kakasuhan pa kami na ito, ikukulong kami for no good reasons. Dapat meron kami konting panlaban man lang. Isang taon matapos maupo bilang kongresista noong simula ng dekada 90, ikinasal si Bongbong kay Lisa Araneta noong April 17, 1993. Nagkakilala ang dalawa sa isang trial ng pamilya Marcos sa New York. Nagkataon na yung isa sa abogado ng namin o tumutulong sa amin, kaklase ni Lisa sa law school. So nung nandun kami, nagkataon, di siyempre yung abogado namin, nakaklase niya, yung napupunta siya, she would go to court anyway. So pagka nasa courthouse siya, di ba, naandaan siya yun, nakilala ko. At saka hindi, matagal, bago kami ng date, mga 3 taon pa, hindi lang nagkataon pa yung oras namin, tsaka siyempre, busy kami dun sa trial, magbulo pa yung buhay namin. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Ferdinand Alexander, Joseph Simon, at William Vincent. Tulad niya, pinag-aral niya rin sa Inglaterra ang kanyang mga anak. Ayaw raw kasi ng senador na lumaki sa magulong mundo ng politika ang mga bata. I think it was a good decision because the boys are turning out okay. Mukhang meron na naman silang nakuha doon sa edukasyon na sa labas. Kasi kailangan nilang lumaki at mag-aral na hindi masyadong magulo. Hindi masyadong magulo yung kanilang pag-iisip, kailangan makapag-concentrate. Eh, iniisip ko pag nandito, hindi sila makapag-concentrate na mabuti dahil yung mga issue sa politika, eh papasok doon, Marcos pa man din, eh mga anak ko, Marcos talaga ang pangalan. So, makamaapektuhan sila.